Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibago na namang kwento ng buhay at pag-ibig dito sa programang paborito nyo, ang Dear Mama Mia. Hello po, kumusta po kayong lahat? Ayos lang ba? Nako, wish ko na sana nasa mabuti kayong kalagayan, ang inyong mga puso ay masaya at ang inyong mga kalusugan ay maganda. At syempre, dapat marami ding pera. Nako. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat dahil tayo po ay unti-unting dumarami dito sa YouTube. Maraming salamat po sa mga bago nating subscribers. Hello po, welcome po. Sana magustuhan yung tumambay dito. And syempre, sa lahat ng mga nakatambay na, lalong-lalo na yung araw-araw na nakikinig, araw-araw na nagpapanotify kung meron tayong bagong upload, hello po sa inyo. Maraming salamat. Hello kay Supladita Reyes. Siyempre, sa kay kaprobensyanong Pinoy. Hello daw sa mga taga-Japan. From Jewel of Zambales. Hello din kay Anne Tabais. Tama po ba? And hello po sa mga nakikinig over at London. Social tayo ngayon. May nag-London. Hello po sa mga taga-Hong Kong. And kay Rachel of California. Hello sa iyo, Rachel. Sa mga taga-Kalasyaw, Pangasinan. Maraming salamat. Kay Hope, kay Rose Fel Ruiz. Maraming thank you. And syempre kay Bagay Jerry. Hi, Jerry. And sa mga taga Tarlac, maraming salamat sa inyo. And kay Sophia, thank you so much for tuning in and syempre sa pakikinig. Maraming salamat kay Clarence Pinyafel of Hong Kong and sa lahat ng mga taga Australia, taga Bakersfield, California, USA. Maraming thank you sa inyo. And syempre kay Zia and JD, hello daw galing sa nanay niyo. And sa mga taga China, hello po sa mga OFWs natin dyan sa China. Sa mga taga Taiwan, mga taga Malaysia, hello po sa inyong lahat. JLP Apparel, maraming thank you po. And syempre, hello kay Jenny Vibra Falls. Thank you so much sa pagkikinig sa mga taga Kidapawan. And kay Gialin Tarok, maraming salamat of lahat ng mga taga Pampanga and yung mga nagtatrabaho sa South Korea. Maraming thank you sa inyo lahat. Taga Lobo, Batangas, Valizuel, thank you so much. And sa lahat ng mga taga, saan ba to? Hello kay Lynn Orpilia of Taytay Rizal. Thank you so much, Lynn. Carla Janelle, maraming salamat sa iyo. John Capisonda. Hello po, Raiden Kwanka. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat ng mga nag-comment. Maraming thank you all the way from Riyadh. Maraming salamat sa mga taga-Riyadh. And syempre, sa lahat ng mga araw-araw na nakikinig sa atin, Merchie Vlog, maraming salamat sa iyo. And kay Mark, maraming salamat Mark sa pakikinig. And syempre, Jerlyn Timoteo, maraming thank you. Ayun, maganda raw ang ending story natin kahapon. Ayun, maraming salamat po sa inyong pag-a-appreciate. Emily Aceres from Tangkaran, Hirona, Tarlac. Maraming salamat sa lahat ng mga OFWs of Singapore. Hello po. Taga Baruta, Cavieho, Iloilo City. Maraming salamat sa inyo. Sa mga taga Bicol, hello po. Taga Malaysia, taga Pangasinan. Maraming thank you, Marikina City. Maraming salamat po. And syempre sa lahat ng mga taga UGC, kay JM, Ed, and Rosie, maraming thank you. And maraming salamat din kay Justin Mingilian. Maraming salamat, Justin. And sa lahat ng mga taga makilala North Cotabato, Ronnie, thank you so much. Luna, Lollipop, maraming salamat sa iyo. Sa mga taga Qatar, naku, ang dami-dami pa pong nakikinig. And syempre, meron po akong na-screenshot kahapon kasi anniversary raw nila ngayong araw na ito. Kaya happy anniversary sa inyo ng asawa mo. Maraming salamat. And syempre, sa lahat ng mga magsa-celebrate ng kanilang monthsary, happy 62nd monthsary daw sa langga niya. Naku naman. Hello, Welma Ilaybado. Ayon, ngayong February 4, bukas. Kaya Wilma, maraming salamat sa iyo sa taga Jeddah, Saudi Arabia. Meron ding nagpapa
shout out ng anniversary nila ng kanyang asawa, pero hindi na raw siya naaalala ng asawa niya. Naku naman, kawawa ka naman. Hello po sa mga taga CDO Makasandig, maraming maraming salamat sa inyo. Anyway, sa lahat ng mga nakikinig na hindi po natin na shout out, nako, pagbigyan niyo na po ako ngayon. Kung hindi po nabasa ang inyong mga pa-shout out ngayon o ang inyong mga comments, comment lang po kayo ng comment sa bawat video na ating i-upload. Malay niyo naman sa susunod, pangalan niyo na ang mabanggit natin dito sa ating programa. Nako, kayo po ba, ano po ba ang ultimate goal ninyo dito sa buhay? Ang yumaman ba? Ang makabili ng maraming sasakyan, magagarang bahay, di kaya makapag-travel abroad, makapag-travel around the world? Ano po ba ang makakapagbigay sa inyo ng kasiyahan? Yung pera, yung pag-ibig, o yung travel? Nako, yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw dahil pinadala ni Michelle ang kwento ng kanyang buhay dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Saan nga ba nahahanap ang tunay na kaligayahan? Bakit sa dami-dami ng natatamasang karangyaan at paghanga mula sa iba ng isang tao, ay tila hinding-hindi pa rin siya nakokontento? Dear Mama Mia, pag galing ka sa isang mahirap na pamilya at namulat ka sa tunay na kahirapan ng buhay, ay nanaisin mo talaga na wag mo nang mararanasan ang buhay na yon, lalo na kung ikaw nang may kontrol sa magiging takbo nito. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Michelle. Mama Mia, bata pa lamang ako ay mulat na ako sa kahirapan ng buhay. Ang mama ko po ay walang trabaho. Yung tatay ko naman ay pa-extra-extra lamang sa construction. Tatlo po kaming magkakapatid. Ako po ang bunso. Yung panganay namin, 14 years old pa lamang, ay nag-asawa na. Samantalang yung pangalawa naman, Mama Mia, ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Ako na lang talaga ang tanging pag-asa ng mga magulang ko para maiahon sila sa kahirapan. Kaya naman, Mama Mia, ang naisip ko noong paraan ay ang pag-aaral. Kahit na hindi naman ako katalinuhan, ay nagsikap talaga ako, Mama Mia, para makakuha kahit konting scholarship lamang. Pagkatapos ay nagtatrabaho din ako sa isang fast food chain. Mahirap, Mama Mia, ang maging isang working student. Kailangan mong i-balance ang oras mo sa pagtatrabaho, pag-aaral, pati na rin ang pagpapahinga. Mama Mia, masasabi ko na hindi po ako masyadong magaling mag-manage ng oras ko. Pero wala po akong choice. Meron akong pangarap kaya kailangan ko yung gawin. Ang kaso lang, Mama Mia, nung nag-college na nga ako ay nakilala ko si Christian. Kaibigan po siya ng pinsan ko. Nagkasama kami nung pilitin ako ng pinsan ko na sumama sa kanyang birthday celebration sa isang resort na malapit lang din sa aming barangay. Ayaw ko sanang sumama doon dahil ang gusto ko ay magpahinga na lang muna dahil day off ko naman yun sa trabaho at wala akong pasok sa eskwela. Kailangan ko kasi talaga, Mama Mia, ang lahat ng pahinga na pwede kong gawin dahil sa mga oras na busy ako ay luxury na po sa akin ang pagpapahinga. Pero nung araw na yon ay ewan ko ba kung bakit nakaladkad talaga ako ng pinsan ko. Palagi niyang sinasabi na hindi na raw ako nagbibigay ng oras para sa kanya at para sa iba pa naming mga pinsan. Nagtatampo na raw sila. Kaya naman sumama ako nung araw na yon. As usual, dahil nga marami namang kaibigan ang pinsan ko, ay marami kami doon sa beach resort. Ang plano ko kasi noon, Mama Mia, ay matulog lang doon. Naisip ko na maganda naman ang hangin sa dagat. Kaya siguro makakatulog rin ako nang mahimbing sa isang cottage doon. Pero habang nagpapahinga ako, Mama Mia, ay may isang lalaking lumapit sa akin. Ayaw mo ba doon na maraming tao? Tanong niya. Nako, hindi naman sa ganon. Kailangan ko lang ipahinga tong mata ko at pagod na pagod ako eh. Sabi ko.
Pinsan ka ba ni Jelly? Tanong niya. Oo. Ikaw, kaibigan ka niya? Oo. Christian nga pala. Sabay abot ng kaniyang kamay sa akin. Ako naman si Michelle. Nung magkakilala na kami, Mama Mia, ay humingi siya ng permiso na kung pwede ba siyang tumabi sa akin. Ayaw niya raw kasi na maraming tao. Ayaw niya ng maingay. Dahil pakiramdam niya ay hindi siya nakakahinga ng maluwag. Tumawa na lang ako noon sa kanya. Pareho pala kami na may pagka-introvert. Kaya naman, nagkapalagayan kami ng loob nung araw na yon. Hindi ako nakapagpahinga, Mama Mia, dahil ewan ko ba kung bakit kapag dalawang introvert ang nagsasama, ay laging masaya talaga ang kwentuhan. Marami siyang naibabahagi sa akin tungkol sa kanyang buhay. Si Christian, Mama Mia, ay average student lang din na kagaya ko. Pero hindi naman sila masyadong mahirap. Kaya naman siyang pag-aralin ng kanyang mga magulang, kaya hindi tulad ko, pag-aaral lang talaga ang inaatupag niya at pakikipagkaibigan. Hindi kagaya ko na kailangan pa talagang magbanat ng buto para makapag-aral lamang. Nung malaman niya ang kwento ng buhay ko, ang sabi niya ay humahanga raw siya sa akin. Hindi raw lahat kayang gawin ang mga ginagawa ko. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay para bang gumaan ang damdamin ko. May isang taong nakakaintindi sa akin. May isang taong alam ang pinagdadaanan ko. Bago pa matapos ang birthday celebration noon ay hiningi ni Christian ang cellphone number ko. Binigay ko naman, Mama Mia, pero ang sabi ko, baka hindi ako makakapag-reply dahil masyado talaga akong busy sa trabaho ko at sa aking pag-aaral. Mahirap pagsabayin ang dalawang yun. Tumawa na lang siya, Mama Mia, at ang sabi niya, kapag nakauwi na lang daw ako, tsaka siya tatawag. Kahit konting oras lang daw sa isang araw ay ayos na sa kanya. At yun nga ang nangyari. Matapos ang birthday party ng pinsan ko ay umuwi na agad ako para makapagpahinga. Pero 2 oras pa lang akong nakakatulog ay nagising ako dahil nag-vibrate po ang cellphone ko. Isang unknown number ang tumatawag. Nairita pa ako nung una dahil naistorbo nito ang aking pagpapahinga. Ayoko sanang sagutin pero makulit ito. Tawag ng tawag. Naka 5 missed calls muna siya bago ko pinick up ang tawag niya. Hello Michelle? Naistorbo ba kita? Tanong niya sa kabilang linya. Sino to? Tanong ko naman. Ah, si Christian to. Nung nagpakilala siya, Mama Mia, ewan ko ba kung bakit gumaan ang pakiramdam ko. Nang akala ko talaga ay masisinghalan ko na kung sino man ang tumatawag sa kabilang linya dahil nga pagod ako at naistorbo niya ang pagpapahinga ko. Pero ewan ko ba, Mama Mia, may kung ano sa pangalan niya at sa boses niya na nagpapakalma sa akin. Nag-usap pa kami ng halos 1 oras sa cellphone noon bago niya ibinaba at sinabing goodnight na sa akin. Mama Mia, hindi naman ako nakatulog ng mahimbing noon dahil kilig na kilig pa rin ako sa naging usapan namin ni Christian. Ang sabi niya kasi, Mama Mia, ay hindi niya ako maialis sa isip niya mula nung nakilala niya ako nung hapon. Ang sabi niya ay nais pa niya akong mas makilala pa. Ako naman ay medyo nagpakipot pa nung una. Naisip ko kasi, Mama Mia, papaano ko ba siya isisingit sa magulo at busy kong buhay. San ko ba siya ilalagay? Pero siguro nga, Mama Mia, kapag may gusto ka talaga sa isang tao, kahit gaano pa kabusy ang schedule mo, ay mahahanapan mo pa rin siya ng oras na para sa kanya. Dahil nga, tulad ng sinabi ni Christian, sa mga sumunod na araw, Mama Mia, kapag patulog na ako ay dun siya tumatawag. Nag-uusap kami ng hanggang 30 minutes sa isang gabi bago kami natutulog. Hanggang sinakasanayan ko na ang tawag na yon. Hindi na ako nakakatulog hanggat hindi siya tumatawag sa akin. Merong mga pagkakataon, Mama Mia, na hindi po siya nakakatawag. Ang sabi niya ay nahihirapan raw siya sa signal o di kaya ay wala siyang load. Nung una ay ayos lang yun sa akin. Pero habang tumatagal ay medyo naiirita na ako.
Bakit ba habang tumatagal ay meron na siyang maraming rason? Bakit nung una naman ay hindi naman problema sa kanyang signal o di kaya'y load? Bakit ngayon nagiging problema na? Hanggang sa lumipas ang 2 araw na hindi siya tumatawag sa akin. Mama Mia, puyat talaga ako nung mga araw na yon. Kahit anong pilit ko kasi sa sarili ko na matulog na, ay hindi pa rin ako nakakatulog. Lagi kong naiisip si Christian. Ewan ko ba, Mama Mia, kahit busy-busy na po ang schedule ko, kahit pagod na ang katawang lupa ko, ay gising na gising pa rin ang diwa at isip ko. Hanggang sa nung muli na siyang tumawag ay tinanong ko siya kung bakit pa siya tumawag. Ano? Bakit ayaw mo na ba akong kausap? Sabi niya na may halong pagtatampo sa kabilang linya. Ako pa ang ayaw na makausap ka? E ikaw nga tong 2 araw nang hindi tumatawag. Sabi ko naman na pinahalata ko na sa kanya ang pagtatampo ko. Nako, hindi naman sa ganun. Nabisi lang talaga. Alam mo naman, college student, may mga final requirements. Mama Mia, dun ko naisip na siguro ay hindi talaga ako masyadong importante kay Christian. Kahit ako naman ay busy, marami rin naman akong gawain sa school at meron pa akong trabaho. Pero bakit siya na isisingit ko pa? Dun ay hindi na ako kumibo. Hello, Michelle? Andyan ka pa ba? Tanong niya nung napapansin niya na hindi na ako kumikibo sa kabilang linya. Hanggang sa tumahimik rin siya, Mama Mia. Pero alam ko na nasa kabilang linya pa rin siya. Walang nagsasalita sa amin. Pareho kaming tahimik lamang. Michelle, gusto mo bang aminin ko talaga sa iyo ang totoo kung bakit hindi ako tumatawag? Tanong niya. Okay lang yun, wala ka namang dapat na ipaliwanag eh. Hindi mo naman ako kaano-ano para magpaliwanag ka. Sabi ko. Michelle, pwede ka ba bukas? Sunduin kita pagkatapos ng shift mo. May sasabihin lang ako. Sabi niya. Ikaw bahala. O siya, sige, matutulog na ako ha. Pagod ako eh. Sabi ko. Pero hindi rin naman ako nakatulog nung gabing yun, Mama Mia. Lagi kong naiisip kung ano kaya ang sasabihin sa akin ni Christian. Ano kaya ang aaminin niya? Mama Mia, umaasa po ako na aamin siya sa akin na tulad ko ay may nararamdaman na rin siyang special para sa akin. Pagkatapos ng shift ko ay lumabas agad ako. Nakita ako si Christian sa labas na naghihintay sa akin. May para siyang tinatago sa may likuran niya. Nung makalapit na ako ay inilabas niya ang kanyang itinatago. Yun pala ay isang red stem roses. Wow, ang ganda naman ito. Salamat ha, sabi ko. Habang naglalakad kami, Mama Mia, ay dun niya inamin sa akin ang totoo. Alam mo ba, Michelle? Pinilit kong iwasan ka. Kasi tingin ko magiging istorbo lang ako sa buhay mo. Sabi mo nga, di ba? Hindi ka na magkaanda o gaga na pagkasyahin ang oras mo sa isang araw sa lahat ng mga responsibilidad mo sa buhay. Kaya pinipilit ko talagang iwasan ka. Pinipilit kong huwag kang tawagan. Pero ewan ko ba? Mahaba na ang 2 araw na hindi kita namimiss. Kaya natatalo rin ako ng sarili ko. Alam mo ba na ilang beses kong pinigilan ang sarili ko na huwag kang tawagan o i-text man lamang? Kaso palaging talo eh. Palaging namimiss kita. Hindi ko alam ang sasabihin ko nung umamin siya sa akin, Mama Mia. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang pagsasalita. Hanggang sa tumigil ako sa paglalakad. Siya ay patuloy pa rin hanggang sa mapansin niya na hindi na niya ako katabi. Nilingon niya ako at saka binalikan. Oh, bakit ikaw naman yung tahimik ngayon? May problema ba? Christian, kasi may aaminin rin ako. Oo, tama ka. Hindi na nga ako magkanda o gaga sa pagkakasya ng oras ko sa isang araw.
Pero ewan ko ba? Christian, mas nakakapagpahinga kasi ako kapag tumatawag ka. Alam mo ba, kapag hindi ka tumatawag at hindi ko naririnig ang boses mo, ay hindi ako nakakatulog sa gabi. Sabi ko. Doon, Mama Mia, ay unti-unti pong lumapad ang kanyang ngiti. Oh, anong iningiti-ngiti mo dyan? Tanong ko. Wala. Feeling ko pareho tayo ng nararamdaman. Doon, Mama Mia, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Inamin ko sa kanya na oo. May nararamdaman din akong espesyal sa kanya pero hindi pa ako sigurado kung yun na yun. Kaya naman pinagpatuloy na lang namin ang aming pagkakaibigan. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan, ay inamin ko na rin sa kanya na gusto ko siya. Na mahal ko na siya. Kaya naging kami rin. Mama Mia, nung naging kami na ni Christian ay masaya naman ako nung una. Kaso lang, habang tumatagal po ay nagiging demanding siya ng oras ko. Akala ko nga nung una ay naiintindihan niya ang sitwasyon ko. Kasi bago pa man naging kami ay pinaliwanag ko na sa kanya. Kaso Mama Mia, ganun pala talaga kapag nakikipagrelasyon ka. Dapat meron kang oras para sa minamahal mo. Responsibilidad pala yun. Yun ang lagi naming pinag-aawayan. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay napapansin ko na mas napapadalas ang away naming dalawa. Napapansin ko na parang mas naging mainitin ang ulo niya. Ako rin naman. Naging mainitin rin ang ulo ko dahil hindi ko na talaga alam kung papaano ko ba ipagpapatuloy ang pagtatrabaho ko at pag-aaral tapos may relasyon pa kaming dalawa ni Christian. Nung una, naisip ko na natapusin na ang relasyon naming dalawa. Pero kapag ginagawa ko naman yun ay nakikiusap sa akin si Christian na wag, naiintindihin niya ako. Magiging maayos ng ilang araw pero babalik na naman sa dati. Hanggang sa siguro Mama Mia ay napagod na rin ako. Kaya naman isang araw, nung tumawag siya ay hindi ko siya sinagot. Tinext ko na lang siya na ayoko na. Hindi ko siya magawang kausapin, Mama Mia, dahil alam ko na kapag kinausap ko siya ay hindi ko na rin maitutuloy pa ang binabala kong pakikipaghiwalay. Mama Mia, 7 buwan na noon ang relasyon naming dalawa. Text siya ng text sa akin nung mabasa niya ang mensahe ko. Huwag naman ganito, Michelle. Kausapin mo naman ako. Hindi naman tayo sa text naging magjowa, di ba? Kaya huwag naman sa text mo akong hiwalayan. Sabi niya. Pero ang sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay buo na ang desisyon ko. Ayoko na talaga. Nahihirapan na ako. Hindi ko kayang isakripisyo ang pangarap ko. Hindi ko kayang isakripisyo ang kinabukasan ng pamilya ko para lang sa pagmamahal ko para sa kanya. I'm sorry, Christian. Pero hanggang dito na lang talaga tayo. Kung tayo man, magiging tayo pa rin sa huli. Pero sa ngayon, malaya ka na muna. Humanap ka ng babaeng makakapagbigay sa'yo ng kaligayahan. Babaeng makakapagbigay sa'yo ng mga bagay na hinahanap-hanap mo. Mga bagay na hindi ko kayang maibigay. Yun lang, Mama Mia, at pinatay ko na ang cellphone ko. Kinagabihan, nung matapos ang shift ko ay nakita ako si Christian sa labas. Kaya naman hindi ako umalis. Buti na lang talaga at meron akong kasamahan sa trabaho na hindi pumasok nung araw na yon. Kaya nagpresenta ako na ako na lang ang kukuha sa schedule niya. Sigurado ka ba, Michelle? Akala ko ba kailangan mo nang magpahinga dahil may pasok ka pa sa paaralan bukas? Hindi po, ma'am. Sigurado po ako. Tsaka kailangan ko po talaga ng mga extra shifts para may maibayad ako sa matrikula ko sa school. Kulang kasi yung scholarship ko eh. Pagpapaliwanag ko sa manager ko. Ang totoo, Mama Mia, ay pagod naman talaga ako. Pero ayoko talagang lumabas dahil nandoon si Christian. Ayoko siyang harapin, Mama Mia. Dahil nasisigurado ko na kapag hinarap ko na naman siya, ay magbabago na naman ang desisyon ko.
Sigurado ako, Mama Mia, na kapag nakiusap siya sa akin ng harap-harapan, ay hindi ko na naman siya matitiis. Mama Mia, mahal na mahal ko naman si Christian. Totoo yun. Pero sadyang iba talaga ang dedikasyon ko noon sa mga pangarap ko. Siguro napansin ni Christian na hindi ako lumalabas kaya umalis na rin siya. Kinaumagahan, nang matapos ko ang shift ko, ay umuwi lang ako ng bahay, naligo at nagbihis at saka pumasok na sa eskwela. Pero habang papasok ako, Mama Mia, ay nakita ko sa labas ng gate si Christian. Iba din talaga ang dedikasyon niya. Iba din talaga ang kanyang pagnanais na makausap ako. Ayoko sanang pumasok na lang sa school pero may exam pa kasi ako noon kaya napilitan akong pumasok. Nung makita niya ako, ay agad niya akong sinalubong. Pero itinaboy ko siya. Christian, may exam ako. Huwag ngayon. At isa pa, hiwalay na tayo. Ayoko na. Hindi na kita mahal. Nung sinabi ko ang mga katagang iyon, Mama Mia, aminin ko po na nasaktan din ako. Lalo na nung makita ko ang sakit na rumehestro sa mga mata ni Christian. Gusto kong bawiin ang mga sinabi ko. Gusto kong bawiin sa kanya. At gusto kong sabihin na mahal ko pa rin siya. Pero naisip ko noon na kung yun ang tanging paraan para tigilan na niya ako, ay paninindigan ko na lang yun. Matapos kong ang sabihin sa kanya ang mga salitang hindi ko na siya mahal, ay binitiwan na niya ang kamay ko na hawak-hawak niya. Sana maging masaya ka sa desisyon mo, Michelle. Sana makahanap ka ng tunay na pagmamahal. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay umalis na siya sa harapan ko. Nilingon ko siya, Mama Mia. Gustong gusto ko siyang sundan. Gustong gusto ko siyang yakapin at sabihin na hindi naman totoo ang mga sinasabi ko. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa dahil alam ko na yun ang tama. Na tamang palayain ko na muna siya. Lihim na lang akong nagdasal noon na sana pagdating ng panahon ay mapatawad ako ni Christian. Sana pagdating ng panahon kapag ayos na ang lahat, sana ay mahal pa rin niya ako. Tumulo ang mga luha ko habang tumalikod na rin ako at pumasok na ng tuluyan sa school. Nag-exam ako noon. Pilit akong nagko-concentrate, Mama Mia. Hindi mataas ang markang nakuha ko pero ayos na rin dahil pasado naman. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi naman ganun kahirap ang exam na yon. Sadyang wala lang talaga ako sa sarili ko nung tinitake ko yon. Ang tanging naiisip ko po ay si Christian at ang mga salitang sinabi ko sa kanya. Pagka-uwi ko ng bahay ay nagbihis ako para pumasok na sa trabaho. Pero masama po ang pakiramdam ko noon kaya tumawag na lang ako sa store at sinabi ko na hindi na ako makakapasok pa. Bukas na lang dahil may sakit ako. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ba ang mas masakit. Ang katawan ko na pagod, tuwang puso ko na alam kong nasaktan ko ang taong nagmamahal sa akin ng sobra. Ilang beses kong tinangkang tawagan si Christian. Pero nilalamon ako ng pride ko, Mama Mia. Ilang beses ko siyang gustong i-text, pero hindi ko magawa. Ilang beses akong type ng type, tapos dini-delete, tapos type na naman, tapos delete na naman. Hanggang sa nung mag-uumaga na, ay nagdesisyon na akong tawagan siya. Pero out of coverage area ang number niya, Mama Mia. Siguro nakapatay. Masakit na masakit para sa akin yun. Ilang araw na tinatangka kong tawagan si Christian pero walang sumasagot. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo, Mama Mia, na hindi na kami nagkikita. Hindi na ako nakaka-receive ni kahit text mula sa kanya. Pati tawag ko ay hindi na lumulusot dahil out of coverage area na siya. Siguro ay nagpalit na siya ng cellphone number. Doon ko palang naisip na talagang wala na kami. Doon ko palang naisip na pagsisihan ang mga ginawa at sinabi ko sa kanya. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Sobra-sobra ang pag-iyak ko noon.
pero wala na akong magagawa pa. Ako naman ang may gusto nito kaya dapat panindigan ko. Hanggang sa lumipas ang mga araw, linggo at buwan, at sa wakas ay nakagraduate na rin ako. Masayang-masayang pamilya ko nung graduate ako, Mama Mia. Ako kasi ang unang college graduate ng pamilya. At nung makagraduate na ako, Mama Mia, ay naghanap agad ako ng mas maganda-gandang trabaho. Mabuti na lang talaga at agad naman akong natanggap sa isang kumpanya kahit na hindi pa ako board passer at kahit na bagong graduate ako. Hindi naman masyadong kalakihan ang sweldo pero ayos na rin kumpara sa dati kong trabaho. Mama Mia, doon po ay unti-unting umayos ang buhay ng pamilya ko. Unti-unti po na nakakaahon kami sa kahirapan. May porsyento ng sweldo ko na akin pong tinitipid nang sa ganon ay makatake na ako ng board exam. Makalipas lang ang halos isang taon ay naging pasado naman ako sa tinake kong board exam, Mama Mia. Pagkatapos noon ay nalipat ako sa ibang department at meron na akong posisyon sa kumpanya. Mas malaki na rin ang sinasahod ko noon. Mas maganda na rin ang lagay ng pamilya ko. Nakakatulong na ako sa mga magulang ko. May paayos ko na ang bahay namin. Nakakatulong na rin ako sa mga kapatid ko pati na sa kanilang mga anak. Yung kuya ko, Mama Mia, ay naparehab na rin namin. Masayang-masaya ako sa takbo ng buhay namin. Oo, Mama Mia. Masaya ako kung ang tatanungin mo ay ang buhay pamilya ko at ang career ko. Pero aaminin ko na may puwang pa rin sa puso ko. Nung una ay hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung bakit may ganun. Ang iniisip ko na lang ay siguro love life ang kulang sa akin. Kaya naman, nung may manligaw sa akin na kasamahan namin sa trabaho, ay agad ko itong sinagot. Ang akala ko kasi, Mama Mia, ay mapupunan niya ang puwang na aking nararamdaman. Nung una ay ayos naman, gentleman naman siya. Magaling makisama at botong-boto sa kanya ang mga magulang ko. Nung una ay wala namang naging problema. Kaya lang, Mama Mia, nung tangkainan niya na may mangyari sa aming dalawa, dun na po kami nagkakaproblema. Isang araw, habang nasa loob kami ng kotse niya dahil ihahatid niya ako sa bahay, ay bigla niyang tinigil ang kanyang kotse sa isang madilim na bahagi ng aming subdivision. Oh, bakit dito mo tinigil yung sasakyan? Tanong ko sa kanya. Michelle naman, magtatatlong buwan na tayo. Hanggang halik lang ako sa iyo eh. Sabi niya. Doon ay nakaramdam na ako na parang may gusto siyang ipahiwatig, Mama Mia. Pero hindi ko pa rin yun pinapansin. Hindi ko pinapahalata na alam ko. Ano bang ibig sabihin ng mga sinasabi mong yan, ha? Michelle, hindi ka naman bobo, kaya alam ko na alam mo ang ibig kong sabihin. Sige na naman, Michelle. Kahit isang beses lang, patunayan mo naman sa akin na mahal mo ko. Bakit? Yan ba ang patunay? Na minamahal kita? Yung ibigay ko sa'yo ang pagkababae ko? Hindi pa nga ako handa, di ba? Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay minura niya ako. Kailan ka ba magiging handa? Kapag losyang ka na? Dahil sa sinabi niyang yun, ay sinampal ko siya. Pagkasampal ko sa kanya, Mama Mia, ay kinabig niya ako at siniil niya ako ng halik. Pumapalag ako pero hindi siya nakikinig. Hinahalikan niya ako, Mama Mia, at hinahawakan niya ang kamay ko ng mahigpit na mahigpit. Nasasaktan ako noon, kaya naman ang kabila kong kamay ay pinakalmot ko sa kanyang leeg. Doon ay napikon siya lalo sa akin. Ano ba? Tigilan mo nga yan at nasasaktan ako? Sabi niya sa akin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa akin? Hindi ako nasasaktan? Pagkasabi ko noon ay siniil niya muli ako ng halik, Mama Mia. Hanggang sa bigla na lang niyang hinablot ang suot kong blouse at natanggal ang mga botones nito. Nakabuyang niyang sa kanya ang dibdib ko na may suot pang bra.
Nung mangyari yun, Mama Mia, ay agad niyang dinakma ang dibdib ko. Doon ay wala na akong ibang nagawa kundi umiyak. Nung napalakas na ang iyak ko, ay doon siguro siya natauhan. Bigla siyang tumigil sa kanyang ginagawa. "Ang dami mong arte! Bumaba ka na nga!" sabi niya sa akin. "Ano? Pabababain mo ako? Ganito itsura ko? Ano ba? Bababa ka o tuluyang may mangyayari sa ating dalawa?" Pagkasabi niyang yun ay bigla akong natakot. Kaya naman Mama Mia, tinakpan ko ang dibdib ko ng dala kong bag at saka dali-dali akong bumaba sa kotse niya. Halos patakbo na akong pinuntahan ang bahay namin. Nung makapasok na ako sa loob ng bahay, buti na lang talaga at wala ang mga magulang ko sa sala kaya hindi nila nakita ang itsura ko. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto ko at doon ay malaya akong iniyak ang nararamdaman ko, Mama Mia. Bakit ganito? Perfect na sana siyang boyfriend. Gwapo, may posisyon din sa kumpanya. May sasakyan. Botong-boto ang pamilya ko. Pero bakit ganon? Bakit hindi ko magawang ipaubaya sa kanya ang sarili ko? Bakit hindi ko magawang ibigay sa kanya ang hinihiling niya? At bakit siya ganon? Mahal ba niya talaga ako? Bakit niya ako pinipilit sa isang bagay na ayaw ko? Iyak ako ng iyak nung gabing yun. Kinabukasan pagkapasok ko ng trabaho ay hindi siya pumasok. 2 araw siyang hindi pumasok, Mama Mia. Pero nung pumasok na siya ay parang hindi na niya ako kilala. Hindi na niya ako pinapansin pa. Nagtatanong tuloy ang mga kasamahan namin sa trabaho kung may problema ba kaming dalawa. Hindi naman ako sumasagot. Ang sabi ko, siya na lang ang tanungin niyo. Hanggang sa ibinalita na niya sa buong kumpanya, Mama Mia, na meron na siyang bagong girlfriend. Yung bago naming kasamahan sa trabaho. Nakita akong masaya siya doon sa babae. Siguro na ibibigay ng babaeng yun ang bagay na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Masakit lang para sa akin yun, Mama Mia. Nabigla niya akong pinalitan nang wala man lang kaming formal na paghihiwalay. Pero ano pa bang hihintayin ko? Na formal niya akong hihiwalayan pagkatapos ng lahat ng nangyari? Kaya naman, Mama Mia, inisip ko na lang na talagang hiwalay na kami. May bago na nga siyang girlfriend, hindi ba? So hiwalay na nga kaming dalawa. Pagkatapos ng relasyon namin ay hindi na ako nakipagrelasyon pa, Mama Mia. Inisip ko noon na kung hindi ko pa kayang ibigay ang sarili ko sa isang lalaki ay wag na muna. Dahil baka magaya lang ang magiging relasyon namin sa naging relasyon ko sa ex ko. Kaya nag-focus na lang ako sa pagtatrabaho. Hanggang sa lumipas ang halos 3 taon. Isang araw, Mama Mia, ay nasa loob ako ng isang mall at namimili ng ireregalo ko para sa birthday ng kapatid ko. Hindi ko alam kung ano bang magugustuhan niya. Damit ba? Birthday yun ng kuya ko, Mama Mia. Kaya bilang regalo sa kanya dahil hindi na siya bumalik pa sa bisyo niya, ay pinag-shopping ko siya ng mga damit. Nasa section ako ng mga panlalaki. Nung bigla na lang ay may nakabungguan akong cart sa harapan ko. Hindi kasi ako tumitingin ang diretso, Mama Mia, dahil ang tinitignan ko ay ang mga nakahanger na damit sa may gilid. Iniisip ko kasi noon kung ano ba ang babagay sa kuya ko. Siguro nga ganun din ang nakabanggaan kong cart, Mama Mia. Siguro busy din siya sa pamimili ng damit kaya hindi niya ako nakitang paparating. Nung magkabunggu nga ang 2 cart ay bigla ko siyang nilingon. Gulat na gulat ako, Mama Mia. Sa haba ng panahon na hindi kami nagkita ang dalawa, ay dito pa talaga sa department store ng mall kami magkikita. Si Christian, ang lalaking una kong minahal, ang lalaking sinaktan ko para sa mga pangarap ko. Nung makita niya ako ay nakita ko talaga ang gulat na rumehestro sa kanyang mukha. Akala ko ay hindi niya ako papansinin kaya yumuko na lang ako. Pero tinawag niya ang pangalan ko. Michelle?
Ikaw na ba yan? Ang pagtatanong niya na yun ay mukhang masaya kaya nilingon ko siya ulit. Tama nga ako. Nakangiti siya. Christian? Naku, long time no see. Nagkumustahan kaming dalawa, Mama Mia. Tinanong niya kung anong ginagawa ko doon. Kung binibilhan ko ba ng damit ang boyfriend ko. Sabi ko ay wala akong boyfriend. Binibilhan ko ng damit ang kapatid ko. Tumawa naman siya. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya doon at sabi niya yung obvious. Namimili siya ng damit para sa kanya. Pagkatapos naming mamili ay inaya niya akong mag-coffee muna. Kaya naman pumayag ako, Mama Mia. Gustong gusto ko rin kasing malaman kung kumusta na siya. Gustong gusto kong malaman kung natupad ba niya ang mga pangarap niya tulad ko. Eto, okay naman. Engineer na pala ako pero kaka-board exam ko lang. Hindi kasi ako nakatapos ng naayon sa oras eh. Alam mo na, may mga subject na bagsak. Pagkasabi niyang yun sa akin ay ngumiti na lang ako. Ayos lang yun, at least ngayon engineer ka na rin. Pagkasabi ko sa kanya. Oo, at meron na rin akong trabaho. Maganda naman ang pasok ng income kaya ayos na rin kami ng pamilya ko. Pamilya? May pamilya ka na? Ngumiti lang siya sa akin, Mama Mia. Ah, sina Mama, sabi niya. Inassume ko noon na wala pa siyang asawa o girlfriend. Noong kinamusta niya ako ay biglang natuwa ang puso ko. Kaya naman kwenento ko lahat sa kanya. Lahat ng mga nangyari maliban yung sa pag-iyak ko nung tuluyan na siyang umalis sa buhay ko. Ikaw, kumusta ka na ngayon? Tanong niya. Heto, may maganda na ring trabaho. Unti-unting natutupad ang mga pangarap ko. Nagpapatayo nga pala ako ngayon ng isang maliit na boarding house para may income sina Mama at Papa. Para nang sa ganun, yung sweldo ko ay akin na lang. Wow, nakakabilib ka talaga, Michelle. Noon pa man ay bilib na bilib na ako sa'yo eh. Ang dami-dami mong pangarap. At napaka-straight mo sa mga pangarap mo na yun. Sabi niya sa akin. Umiti ako sa kanya, Mama Mia. Pagkatapos, ang sabi niya ay kailangan na niyang umalis dahil may pupuntahan pa siya. Ano, gusto mong sumabay sa akin? Ihahatid na kita sa inyo. Sabi niya. Naku, wag na, may dala rin akong sasakyan. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay lumapad lalo ang kanyang ngiti. Naku, napakasensado mo na talaga. Buti pala talaga at hiniwalayan mo ako noon. Kung hindi, baka hindi mo yan naabot ngayon. Pagkasabi niyang yun sa akin ay nahalata ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Pasensya ka na pala, Christian, ha? Pasensya ka na pala at nasaktan kita noon. Promise, hindi ko naman yun ginusto. Sabi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala, tapos na yun, matagal na. Ayos na ako. Isa pa, nagpapasalamat din ako sa ginawa mong yun. Kung hindi mo yung ginawa, hindi ko malaman na malakas pala ako, na kaya ko pala. Akala ko kasi nung naging tayo ay hindi ko nakakayanin ang mag-isa. Sabi niya sa akin. Doon, Mama Mia, ay ako naman ang nalungkot. Oo, masaya ako dahil naging maayos ang buhay niya. Masaya ako dahil tulad ko ay unti-unti niya ring natutupad ang kanyang mga pangarap. Pero malungkot ako, Mama Mia. Malungkot ako na natutupad niya ang mga pangarap niya na hindi ako ang kasama. Sige, Michelle, mauna na ako. Kita-kits na lang. Habang naglalakad siya palayo sa akin, Mama Mia, ay bigla ko siyang sinundan. Christian, if you don't mind, pwede bang hingin ko ang cellphone number mo? Ano? Aanhin mo naman ang cellphone number ko? Tanong niya sa akin. Wala lang. Baka may hiring kami sa kumpanya. Mas malaki kasi ang kitaan doon. Pagkasabi ko noon ay ngumiti siya at binigay niya sa akin ang calling card niya. Nakita ako doon, Mama Mia, na may posisyon pala talaga siya sa kanilang kumpanya. Siguro, sa tingin ko ay iniinsulto niya ako noon.
na hindi niya kailangan ng trabaho sa kumpanya namin dahil maganda na ang posisyon niya sa kanilang kumpanya. Sige Michelle, kailangan ko na talagang umalis. Bye! See you soon! Pagkasabi niya ng see you soon, Mama Mia, ay biglang nabuhay ang mga pag-asa na nananalaytay sa mga ugat ko. See you soon? Ibig sabihin, may pagkakataon na magkikita kaming muli. Bigla akong kinilig, Mama Mia. Bigla akong nag-daydream. Ano nga kaya kung magkabalikan kaming dalawa? Nung nakauwi na ako ay panay ang tingin ko sa calling card na binigay sa akin ni Christian. Hindi ko alam kung tatawagan ko ba yun. Hanggang sa chinek ko ang Facebook ko, Mama Mia, at may nakita akong isang friend request. Nakita akong si Christian yun. Agad-agad ko namang inaccept ito at siya ka nag-message ako sa kanya ng pasasalamat sa libreng kape. Hindi na siya nag-reply at sinin niya lang ang message ko. Ouch naman. Akala ko pa naman kaya niya ako inad ay dahil gusto niya na mag-catch up kaming dalawa. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Makalipas ang dalawang araw ay wala siyang bagong chat pero may nakikita akong mga update sa kanyang Facebook. Nakita ko doon kung saan ang kanyang mga site na pinagtatrabahuan. Mama Mia, masaya talaga ako sa naging tagumpay ng buhay ni Christian. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na talaga natiis. Naghanap ako ng alibi para makausap si Christian. May tinatanong ako tungkol sa engineering. Ang tanong ko sa kanya, Mama Mia, ay tungkol sa ipapagawa kong boarding house. Meron na naman akong nakuhang engineer para doon. Pero ewan ko ba? Siguro nga naghahanap lang talaga ako ng rason para kausapin ako ni Christian. Christian, hello? Oh, hello. Sino to? Sabi niya. Si Michelle to. Oh, Michelle, anong may paglilingkod ko sa'yo? Christian, may oras ka ba bukas, Linggo naman? Baka pwedeng magkita tayo? May ikukonsulta lang kasi ako tungkol sa plano na pinapagawa ko dun sa boarding house. Nagagawin kong negosyo? Sabi ko. Bukas? Sige, pwede naman, pero after dinner na. Meron kasi akong mga lakad bukas eh. Mama Mia, umaasa pa naman ako noon na buong araw kami magkakasama dahil Linggo. Pero inintindi ko siya. Sino ba naman ako para mag-demand? Hindi naman niya ako kaano-ano. Hindi rin ako isang kaibigan. Isa lang akong dating karelasyon. Isang karelasyon na dating nanakit sa kanya ng sobra. Kaya naman pumayag ako sa oras na sinabi niya, Mama Mia. Doon nga ay dinala ko ang plano na binigay sa akin ng architect ko. Pagkadating namin doon, Mama Mia, ay pinakita ako sa kanyang plano. Okay naman to, wala namang problema. Ano ba dito ang hindi mo maintindihan? May mga tinuro akong parte kahit ang totoo, Mama Mia, ay in-explain na yun sa akin ng architect ko. Nako, mukhang lugi ka sa bayad mo sa architect mo ah. Hindi ba to na-explain sa'yo? Sabi niya. Nagsinungaling ako, Mama Mia, at ang sabi ko ay hindi. Ayoko kasing mahalata niya na ginagawa ko lang yung alibay para magkasama kaming dalawa. At matapos nga ang araw na yun, Mama Mia, ay lagi na kaming nagkakasama. Simple akong nag-aaya sa kanya ng kape. Hanggang sa isang araw, ay tumawag siya sa akin ng 3:00 ng hapon. Michelle, libre ka ba mamaya? Nightlife naman tayo, Friday naman eh. Sabi niya. Sige ba? Excited kong tugon. Nightlife. Ibig sabihin, may alak. Mama Mia, nag-half day na ako o nag-early out na ako nung araw na yon. Agad akong nagpa-cut ng hair, nagpa-color, at saka namili ng mga bagong damit. Gusto ko na ma-impress sa akin si Christian kapag nagkita na kami kinagabihan. Nagpabango rin ako, Mama Mia.
Pinuri na nga ako ng mga pamangkin ko at ang sabi nila ay amoy bulaklak na raw ako. Pagkadating ko sa usapan namin ni Christian, Mama Mia, ay nandoon na siya at umiinom na. O Christian, ang aga mo namang uminom? Akala ko ba mag-e-enjoy tayo ngayon? Michelle, andito ka na pala. Oo nga, mag-e-enjoy tayo kaya mag-iinom tayo, sabi niya. Paano ka mag-e-enjoy kung malalasing ka na ng todo? Hindi, mahirap akong lasingin, sabi niya. Mama Mia, nag-inuman nga kaming dalawa. Marami siyang mga kwento tungkol sa kanyang nakaraan. Kwento niya rin sa akin, Mama Mia, kung papaano pala nasira ang buhay niya nung naghiwalay kaming dalawa. Ako pala ang rason kung bakit hindi siya graduate on time. Ako pala ang rason, Mama Mia, kung bakit napabayaan niya ang sarili niya at ang kanyang pag-aaral. Doon ay bigla akong nakonsensya. Napaiyak ako at humingi ako ng tawad sa kanya. Umiyak na rin siya, Mama Mia, siguro dahil na rin sa kanyang kalasingan. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko noon at bigla ko na lang siyang hinalikan. Pagkahalik ko sa kanya, Mama Mia, ang akala ko ay papalag siya. Pero kinabig pa niya ang batok ko at mas pinalalim pa niya ang halik naming dalawa. Huwag tayo dito, Michelle. May alam akong ibang lugar. Pagkasabi niya noon ay hinila niya ang kamay ko at pumasok kami sa loob ng kotse niya. Balikan mo na lang yung kotse mo bukas, sabi niya. Pumasok kami sa isang drive-in motel, Mama Mia. At doon nga ay malaya naming ginawa ang isang bagay na hindi pa namin ginagawa noon. Mama Mia, ewan ko ba? Noon sa boyfriend ko ay hindi ko maibigay ang sarili ko. Pero heto ako ngayon. Kasama ang ex ko. Kasama ang lalaking sinaktan ko ng husto. At malaya akong binibigay sa kanya ang pagkababae ko. Mama Mia, hindi lang isang beses may nangyari sa amin noon ni Christian. Tanging natulog lamang kami ng isang oras, pagkatapos ay nagising na naman at pinagsaluhan na naman namin ang katawan ng isa't isa. At nung matapos nga ang araw na yon ay hinatid niya ako, Mama Mia, sa bar kung saan ko naiwan ang kotse ko. Nagpasalamat siya sa akin dahil sa pagdamay ko raw. Muli akong humingi sa kanya ng tawad at ang sabi niya ay matagal na raw daw niya akong napatawad. Sadyang may mga pagkakataon lang daw talaga na naaalala niya yung sakit. Mama Mia, bago ako bumaba sa kotse ay naghalikan pa kaming dalawa. Masayang-masaya akong umuwi ng bahay nung araw na yon. Ito na ba ang simula ng pagbabalikan namin? Ito na ba ang simula ng tunay na kaligayahan ng puso ko? Mama Mia, pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay tsaka pa lang ako na kumpleto. Oo nga, at matagal na napanahon na nakamtan ko ang mga pangarap ko. Karangyaan, career, bahay, kotse. Lahat ng pinangarap ko lang noon ay nakamtan ko na, pero iba ang kaligayahan na nararamdaman ko ngayon. Iba ang kaligayahan na naibibigay sa akin ni Christian. Lumipas ang ilang araw ay hindi nagparamdam sa akin si Christian. Inisip ko noon, Mama Mia, na baka nakonsensya siya sa nangyari sa amin. Nais kong sabihin sa kanya na ayos lang ako. Nais kong sabihin sa kanya na ginusto ko rin ang mga nangyari. Na kung ako ang papipiliin ay gusto ko na araw-araw yung mangyari sa amin. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko na ibalik namin ang dati naming relasyon. Pinigilan ko ang sarili kong mag-message sa kanya. Babae pa rin naman ako, kaya hindi dapat ako ang nauuna. Hanggang sa lumipas ang isang linggo at bigla na namang nag-text sa akin si Christian at nag-aaya na namang uminom. Mama Mia, pinayagan ako ng mga magulang ko kung ano man ang gusto kong gawin sa buhay ko dahil nga tapos na naman ako sa pag-aaral at naibibigay ko na naman sa kanila ang mga bagay na dati ay pangarap pa lang namin. Kaya naman malaya po akong gamitin ang oras ko sa kung papaanong paraan ko man gustuhin. Pumayag akong makipag-inuman ulit sa kanya.
Pero this time, Mama Mia, ay sa isang motel na kami nag-inuman. Hindi na sa bar. Dire-diretso na kami at nag-iinuman habang ginagawa namin ang mga bagay na dapat yung mga may relasyon lamang ang gumagawa. Hanggang sa naging linggo-linggo na yon, Mama Mia. Linggo-linggo na kaming nagkikita. Bawat weekend ay kami ang magkasama. Bawat weekend ay magkaulayaw ang mga katawan naming dalawa. Masaya ako. Pero aaminin ko, Mama Mia, na may kulang sa saya ko. Hindi ko alam kung ano ba talaga kaming dalawa ni Christian. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang tingin niya sa akin. Hanggang sa isang Friday noon ng gabi, nung matapos kaming dalawa na pagsaluhan ng katawan ng isa't isa, ay tinanong ko siya, Mama Mia. Tinanong ko siya kung ano ba ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin kung ano ka sa akin? Tanong niya. Christian, alam mo naman na sa'yo ko lang binigay ang pagkababae ko, hindi ba? Nung una mo akong inangkin, alam mo na berhen pa ako, tama? Hindi siya nakakibo, Mama Mia. Siguro naman, Christian, alam mo na ang isang babae hindi basta-bastang binibigay ang kanyang pagkaberhen sa isang lalaki. Christian, mahal pa rin kita hanggang ngayon. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, iniyakap niya ako. Mahal rin naman kita, Michelle. Sabi niya. Natuwa ako sa narinig ko, kaya agad ko siyang niyakap ng mahigpit pagkatapos ay hinagkan ko ang kanyang mga labi. Muli naming pinagsaluhan ang pagniniig naming dalawa. Ang akala ko, Mama Mia, yun na ang kumpirmasyon para sabihin na kami ng dalawa ulit ni Christian. Ang akala ko, Mama Mia, yun na ang kumpirmasyon ko para masabi ko sa sarili ko na akin na ulit ang lalaking minsan ko nang pinakawalan. At dahil ang akala ko ay meron na nga kaming relasyong dalawa, ay naging demanding na ako sa oras niya. Tinatawagan ko na siya kahit umaga, pero hindi niya ako sinasagot. Kapag nasa office na siya, ay tsaka lang siya sumasagot sa akin. Ang sabi niya ay huwag ko raw siyang tatawagan sa umaga dahil hindi niya raw talaga yun masasagot at busy-busy siya sa kanyang trabaho. Inintindi ko yun, Mama Mia, kahit ang totoo ay meron na akong kutob kung bakit siya ganon. Hanggang sa sumapit ulit ang Biyernes at nagkasama na naman kami sa isang motel. Pero ang sabi niya ay mabilis lang daw siya doon at may gagawin pa siya. Tinanong ko siya kung anong gagawin niya. Ang sabi niya, huwag na raw akong magtanong dahil hindi ko rin naman daw maiintindihan. Subukan mo nga, maiintindihan ko yan. Sabi ko, kahit na naiinis na talaga ako noon. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Huwag na. Gawin na lang natin kung anong pinunta natin dito. Sabi niya. Doon ay nainis na ako ng tuluyan, Mama Mia. Ano ba, Christian? Ito lang ba talaga ang papel ko sa buhay mo? Para usan lang ba talaga ako? Ano ba talaga ako sa iyo? Girlfriend mo ako, di ba? Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay bigla siyang nagulat. At kailan pa kita naging girlfriend? Di ba hiniwalayan mo ako noon? Ako naman ang nagulat sa sinabi niya. Sabi mo, mahal mo ko. Mahal din kita. Eh di girlfriend mo ko. Sabi ko. Girlfriend, so papayag kang maging girlfriend ko kahit na may asawa na ako? Pagkasabi niya yun, Mama Mia, ay gulat na gulat ako. Asawa? Paano ka nagkaroon ng asawa? Eh di nagpakasal. Sabi niya. Wala ka namang asawa sa Facebook mo ni wala kang ang post tungkol sa asawa mo eh. Wala ngang babae doon, paano ka magkakaasawa? In denial pa rin ako nung mga panahon na yon. Doon ko lang napansin, Mama Mia. Meron palang lamat ng singsing ang kanyang daliri.
hindi lang masyadong pansinin, pero kapag tinitigan mo ay makikita mo talaga. Ibig sabihin, may singsing siyang hinuhubad, siguro kapag nagkikita kami. Doon ay sinampal ko siya at sinabihan ko siyang sinungaling. Michelle, huwag mo akong sasabihang sinungaling dahil kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa'yo. Hindi ko naman sinabi sa'yong wala akong asawa. Pero bakit mo ako dinala dito? Bakit mo ako inangkin kung may asawa ka na pala? Sabi ko sa kanya. Michelle, hindi naman kita pinilit, di ba? Hindi ka rin naman nagtanong. Bakit ko sasabihin eh wala namang nagtatanong? Doon, Mama Mia. Ay, nalugmok ako sa sobrang hiya at sakit na naramdaman ko at the same time. Ibig sabihin ba nito, pinaglaruan lang ako ni Christian? Michelle, pasensya ka na. May asawa ako. Buntis ang asawa ko. Kung gusto mo pala na magkaroon tayo ng relasyon, pasensya ka na, hindi ko maibibigay sa'yo yun. Akala ko pa naman okay lang sa'yo yung ganito natin. Yung walang attachment, yung walang relasyon, yung hanggang kama lang. Pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay tinitigan ko siya. Hindi na siya ang Christian na kilala ko dati. Tinanong ko siya kung paghihiganti ba ang ginagawa niya sa akin. Bakit naman kita hihigantihan? Ang akala ko lang talaga ay ayos lang sa'yo ang lahat. Kaya pasensya ka na. Pagkasabi niyang yun ay umalis siya, lumabas at hindi na muli pang nagpakita. Habang ako ay naiwan na umiiyak, Mama Mia. Bigong-bigo ako sa pag-ibig. Noon ay naisip ko, nakasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko siya pinakawala noon ay hindi siya nag-asawa ng iba. Tinext ko pa siya, Mama Mia, tinanong ko siya kung totoo ba ang sinabi niyang mahal niya ako. Sumagot siya tang sabi niya oo, pero mas mahal niya raw ang asawa niya at ang magiging anak nilang dalawa. Noon ay binura ko na ang number niya sa cellphone ko. Inisip ko na tuluyan ang mag-move on dahil ang lalaking minamahal ko ay hindi na kailanman magiging akin pa. Pero makalipas lang ang halos 6 na linggo, Mama Mia, ay napag-alaman kong nagdadalang tao ako. Inisip ko pa noon kung sasabihin ko ba kay Christian. Pero sa huli ay pinili ko na lang itago yun. Inistalk ko pa siya at doon nalaman kung babae ang anak nila. Nung nagpa-ultrasound ako, Mama Mia, ay nalaman ko rin na babae rin ang anak ko. Kaya wala naman sigurong magiging komplikasyon kung hindi ko sasabihin kay Christian ang totoo. Mama Mia, ngayon ay mag-aapat na taon na ang lumipas mula nung huli ko siyang makita. Malaki-laki na rin ang anak naming dalawa. Manang-mana siya kay Christian. Kuhang-kuha niya ang mga magagandang mata ng kanyang ama. Ang anak ko ay hindi rin alam kung sino ang papa niya. Maging ang mga magulang ko at ang pamilya ko ay walang alam kung sino ang nakabuntis sa akin. Ang naisip ko kasi noon, Mama Mia, ay tuluyan ng ibaon sa limot ang naging pagkakasala ko kasama si Christian. Mama Mia, tama po ba ang desisyon ko? Tama po bang huwag kong ipaalam kay Christian ang tungkol sa anak naming dalawa? Natatakot kasi ako, Mama Mia. Natatakot ako na kapag nalaman niya ay baka i-reject niya yung anak ko. At ako. Hindi ko na alam kung matatanggap ko pa ba ang pangalawang rejection mula sa kanya. Lalong-lalo na kung anak ko na ang i-reject niya. Tama po ba na huwag ko na lang ipaalam kay Christian habang buhay na nagbunga ang pagtataksil namin noon sa kanyang asawa? Please tulungan niyo po ako. Lubos na gumagalang, Michelle. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin na pinangungunahan tayo ng ating mga nararamdaman. Kung nung una, Michelle, ay pinangunahan ka ng pangarap mo na maging successful, kaya naman sinakripisyo mo ang nararamdaman mo,
dumating rin sa punto na yung nararamdaman mo naman ang inuuna mo. At kapag ginagawa natin yun, may mga pagkakataon talaga na nagkakamali tayo ng desisyon. Kasi nagiging bulag tayo sa katotohanan na nasa harapan na natin. Pinipilit nating huwag makita, huwag marinig ang mga totoong bagay. Dahil ang pinipiling paniwalaan ng ating puso ay ang pagmamahal na nararamdaman natin para sa isang tao. Kung ako ang tatanungin mo, Michelle, naniniwala talaga ako sa kasabihan na veritas liberavit vos. Ibig sabihin, the truth will set you free. Para sa akin, sana dumating ang panahon na maipaalam mo kay Christian ang tungkol sa inyong anak dalawa. Karapatan niyang malaman yon dahil anak niya yon. Pero kapag nalaman ng asawa niya tapos kakasuhan kayo, pwede rin. Kasi nabuo ang batang yan eh, kasal na silang dalawa ni Christian. Kaya dapat maging handa ka sa kung anuman ang magiging kahinatnan ng mga desisyon na gagawin mo. Pero kung ako sa'yo, sasabihin ko kay Christian ang totoo. Maraming salamat, Michelle, sa pagtitiwala mo nitong ating programa para ibahagi ang kwento na ito ng buhay mo. Maraming salamat din sa iyo na nakikinig ngayon. Naway may napulot kang aral mula sa kwento ni Michelle. Kung nagustuhan mo ang kanyang kwento, i-like at i-share mo ang video na to. Huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Siya nga pala, kung may sarili kang kwento ng iyong buhay, tumatanggap po ako ng sulat. Mag-email ka lamang sa mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong suporta at sa walang sawa niyong panonood at pakikinig nitong ating programa. Ako pong muli, ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.